don't think that. Always stay up, don't let him steal, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bro. So keep your head on your shoulders. Hello guys, ito po yung pilot episode ng ating pag-vlog kung saan tatalakayin natin yung may kinalaman sa sound system, music, computers, gadgets, at iba pang mga technology na ginagamit natin ngayon. Pero bago yun guys, matanong ko muna kayo ba'y nagpa-booster na? Kasi pagka kayo ay nagpa-booster na, may kinalaman yun, ibig sabihin sa pandemic. Ngayon. Pero dati guys, pag sinabi mong nagpa-booster ka na ba, iba meaning nun guys sa amin, sa mga batang 90s. Batang 90s kasi ako guys. So pag sinabi mong napa-booster mo na ba, aba, ibig sabihin nun yung sound system na sasakyan mo, malakas na. Kasi binamitan mo na ng booster o yung tinatawag na amplifier booster na katulad nito. Yan, ito. Ito ngayon yung tatalakayin natin sa video nito. Noong kasi guys, kapag kailangan mo ng sound system ng sasakyan mo at gusto mong palakasin, napakamahal pa at hindi pa masyadong available yung mga nakikita natin ngayon na common na ginagamit na amplifier sa ating mga sasakyan. Yung bang class A, class AB, yung X12, V12, na kapag search mo ng internet, pag tinignan mo siya sa mga online shop, pag search mo ng car amplifier, naku, napakaraming mga pamimilian doon na mga iba-ibang brand, iba-ibang models. Ayan. Pero noon guys, wala noon. Tapos yung mga ganun guys, napakamamahal pa ng mga presyo nila. Kaya medyo hindi po yun afford ng mga yung mga mahilig sa sound system. Kaya, ang ginagawa nila noon, kapag kailangan nila ng magandang sound system, malakas na sound system para sa kanilang mga sasakyan, naghahanap sila ng magaling. Yung magaling na electronic technician, sigurado nag-a-assemble yun ng booster o amplifier booster noon. At kapag ka nagpa-assemble ka ng ganito noon, ay hindi pa ganito yung itsura niya. Hindi ganito yun. Yung iba, parang box lang siya na made in aluminum na nakamount dun yung mga parts. Tapos, meron lang silang ilalabas na wire, sasabihin ng technician, dito mo ilalagay yung speaker, dito mo ilalagay yung input. So, ganun lang siya guys. Hindi siya ganito itsura. Pero since ito, in-assemble ko nung kamakailan lang, ginawa ko naman, kinustomize ko siya para naman maganda yung itsura niya. So ito siya. Nilagyan ko rin siya guys ng speaker terminal. Tapos nilagyan ko rin siya ng input dito na RCA. Tapos pininturahan ko rin yung kanyang housing. Tapos nilagyan ko siya dito, ito yung input, dito yung power niya. Power source, yung DC in dito siya. Kapag ka nagpa-assemble ka nito, iba yung magiging itsura niya. Tapos makakabili ka rin ng mga ganito na ready-made dati sa Raon. May mga ready-made na nagawa. Yung hindi customized. Kasi kapag ka nagpa-assemble ka nito, tatanungin ka ng electronic technician. Gano ba yung wattage na gusto mo? Ilang channels? Yun. So gagawan ka na nila. Dati, ganun ang kalakaran kapag gusto mong magpagawa ng magandang sound system sa sasakyan mo. Ngayon kasi, isang pindot lang ng Shopee or Lazada, makakapili ka na dun ng mga brand na gusto mo, tapos dadalhin sa bahay mo, ipapakabit mo na lang yun sa mga marunong magkabit, o kung marunong magkabit, ikaw na lang din yung magkakabit. So, ganun na lang. So, hindi naman na ganun kamahal ngayon yung presyo ng mga
amplifier na binabanggit ko. So, kung pwede nang gawin mo. So, meron nga ngayon, guys, eh, Class D amplifier na ganito lang kalaki, oh. So, napakaliit lang nito. Pero ang wattage nito, guys, malakas-lakas na rin kasi 50-50 yung left-right niya, tapos may subwoofer out pa siya na 100 watts. So, malakas na rin to, guys. Kung tutuusin, malakas na to. So, tapos, mura lang siya. Tapos, madali lang bilhin. Kasi pipindot-pindot ka lang sa cellphone mo, makakabili ka na. Hindi ka gaya dati. So, medyo mahirap nung panahon namin nung 90s. Pero yun yung pinaka nag-boom yung music industry. Kaya naman, kailangan meron ka rin malakas na sound system noon. Ito yung ginagamit namin na pang sound system. So, malakas din to, guys, kapag ka nakapagpa-assemble ka ng 250 watts nito. O kaya yung, alam ko, 300 na pinakamataas nito eh. Kasi kung mas tataasan mo pa, mas lalaki yung mga parts niya. Kasi medyo malalaki yung parts nito. Although ito, 100 watts per channel lang to. Tapos pinaliit ko na ginawa kong compact. Kaya ganito na lang siya kaliit. So, sa mga susunod, guys, eh, papakita ko rin sa inyo kung paano i-assemble to. Ano yung mga parts nito, ano yung mga schematic diagram na dapat natin sundin para makapag-assemble tayo nito, para doon sa mga mahilig mag-DIY. Okay. Pero may nagtatanong sa akin eh, sabi, bakit mag-assemble ka pa? Eh, pwede ka naman nga bumili. Napakadali lang, isang pindot lang, dadalhin pa sa bahay mo, kakabit mo na lang. Sa akin kasi guys, unang-una mahilig ako mag-DIY. Pangalawa, yung mga gamit sa sasakyan, yung mga kaya kong gawin, gusto ko ako yung mag-aayos, ako yung gagawa. So, marami kasing minemaintain sa sasakyan, guys. Eh. So, yung mga hindi mo kayang gawin, hahanap ka ng technician, mekaniko, na gagawa nun para maayos. Eh, pagdating naman sa sound system, hindi ko na isasama yun dun. Eh, pagka yung mga amplifier na ready-made yung binili ko, eh talaga namang hahanap ko ng technician na aayos nun. Eh, hindi naman kasi ako electronics, guys. May alam lang ako ng konti sa electronics, pero hindi ako electronics. Pero ito, kaya ko siyang i-DIY. Kaya kong sundan yung kanyang schematic diagram. Tapos alam kong troubleshoot. So, malaking bagay na yun, guys, sa akin kapag pagdating sa sound system ko, eh kaya ko nang ayusin. So, yun ang unang-unang factor kung bakit nag-assemble ako ng ganito. Pangalawa, matibay ito. Ayan, reliable to, guys. So, may ganito kami dati, subo ko to. Napakatagal na nung gamit namin na ganun noon. Na ganito, eh, ilan dekada yung sasakyan siguro. Halos, isa't kalahating dekada na eh. Hindi naman namin ginagalaw to. Nasa ilalim lang ng upuan. Patugtog lang kami ng patugtog. So, may mga pagkakataon, nasira na yung radyo. Tapos yung mga parts nito, kinalawang na. Pero gumagana pa rin. So, matibay siya kung matibay. Kaya, less maintenance, guys, pagka meron kami ito. Pagdating naman sa tunog, basta maganda yung input mo, guys. Maganda yung car stereo mo. Maganda rin yung tunog nito. Wala siyang mga filter na nakalagay, guys. Eh. Wala siyang nakalagay. So, magre-rely lang siya dun sa radyo. Ang ginagamit namin radyo dati, yung Pioneer 4-track. So, kapag ka meron ka ng Pioneer 4-track, bagay na bagay dito yun. Maganda tunog yun. Vintage yun, guys. May mga nangongoleksyon pa nga ng ganun na yun. Pero, ewan ko kung nakakabili pa ba ng ganun. Mahirap na rin kasi siyang ayusin kasi ipagagawa mo pa yun pag nasira. At samantalang may mga bago na ngayon, Bluetooth pa. So, ganun na lang ang ginagawa ko. Bumibili ka lang ng head unit na medyo maganda, tapos yun lang ipapasok mo dito, maganda yung magiging tunog niya. Pangalawa, guys, yung ano nito, yung bass na lumalabas sa booster amplifier ay malambot. Parang mild yung kanyang datingan kahit na wala siyang filter. So, yun lang naman ng mga gusto ko dito. Yun nga. Gusto ko kasi sa gamit, yung kaya kong ayusin. At ito, kaya ko siyang ayusin. So, yung mga mahilig mag-DIY, pwede ito sa inyo. No? Tapos, yung mga naman hindi mahilig mag-DIY, yun. Kayo yung bibili talaga para magkaroon kayo ng magandang sound system. Yan.
So, yun lang naman guys, masyado lang nostalgic sa akin itong gamit na to, kaya nag-assemble pa ako. Kaya, ginagamit ko pa rin hanggang ngayon. So, sa ngayon, ipapakita ko na lang muna sa inyo kung itetestingin natin to. Magamitin natin itong Class D amplifier na to para maging input niya. Okay, ayan, magte-test na tayo guys. Testingin natin ng yung booster natin. So, ang ginawa ko ay nilagay ko na lang muna siya rito sa sirang housing ng PC. Ayan. Yung Class D amplifier natin, naka-mount dito. Ayan. So, yung 50 watts niya na left and right channel ay nilagyan natin ng RCA connector. Ito yun. Left and right channel yan. So, dalawang wire yan for left and right. Tapos, nilagyan natin siya ng wire na nakakonect sa RCA connector. Ayan. Tapos, yung RCA connector na yan ay nakakonect sa ating booster input. Ayan. Ayan yung booster input natin. Tapos, ayan. Ito yung booster out. Ayan. Tapos, ito yung power supply natin. Nandito dito nakalagay. Ayan. Ito na yung power supply. Tapos, binibigyan niya ng power si booster. Ayan dito. Nakakonek yung power ni booster dyan. Tsaka ni Class D amplifier. Ngayon naman ay kinabit na natin yung mga speakers. Ayan. Ito yung kabilang channel ay nakakabit dun sa unang coil ni subwoofer na targa. Ayan. So 100 watts to, 125 yung half coil nito kasi dalawang coil yan. So ganun din sa kabila. Ayan. So yung isang wire dito, nakakonect naman siya sa tweeter. Ayan, ito yung tweeter natin. Ayan, ayan yung gagamitin natin tweeter. So, nakakonect yan sa left, nakakonect sa right, dalawang tweeter. Ayan. Na may 2.2 microfarad na kapasitor. Ayan, nilagyan ko siya. Ayan, tsaka ito, may kapasitor din. Parehas silang 2.2 microfarad. Ayan. Parehas na 2.2 microfarad para puro kalansing lang yung lalabas. Wala yung parang tunog ng PA, yung parang sa trompa, yung ganun, yung PA na speaker, yung parang trompa, yung parang sa megaphone, ganun. Hindi ganun yung tunog niya, okay? Puro kalansing lang yung lalabas pagka may kapasitor. So, kadalasan 2.2 talaga na pagka po gusto mong puro kalansing. Pagka ginawa mong 1 microfarad, medyo hihina na siya. Yan. Okay. So, ayan, nakakonect sa booster. Si booster ay naka-connecta naman yung kanyang input dito sa may Class D amplifier na 50-50. So, yung mula sa 50-50 na micro na Class D amplifier, papasok siya dito. Ayan. Yung 50 watts na dalawa na yan, pagpasok dito sa amplifier, paglabas, 100 na yan. 100 na dito sa channel na to, 100 na dito sa channel na to. So, go. So, naka-power on na si Class D amplifier para kasi naka-connect na yan sa Bluetooth. Okay? Ang magiging source ng ating music ay yung desktop. Yan. Yan siya guys, yung desktop. Yan, ito yung kanyang screen. So, ang gagamitin nating player ay yung MP3 Platinum kasi maganda yung equalizer nito. Sa mga susunod na video, itatakil din natin to kasi ito talaga yung paborito kong player kasi ang ganda ng equalizer nito. So, magpe-play tayo dito ng music. Music na ano lang. Yung non-copyrighted lang na medyo bass boosted din naman kasi makaka-copyright tayo pag gumamit tayo ng copyrighted music. Okay, malinis ang music muna tayo, malinis ang tugtog. So, pe-play ko to. Hinaan ko muna yung volume, baka napakalakas. Okay, go. Okay, play natin. Ayan. Tinodo ko na yung desktop.
pero wala pang volume yung amplifier doon kaya hindi pa siya tumutugtog. O, punta tayo ron. So ayan na guys, naka-play na doon. Ayan na. Bali pag-play ko doon sa desktop kanina, na pinakita ko, bo-volume ko na dito sa Class D amplifier natin. So ayan. Tumutugtog na. Ayun guys, nakita nyo yung excursion nung ating subwoofer. So, gitna pa lang nung volume natin kanina dito sa may ano, hininaan ko na ngayon. Ayan. Gitna pa lang, halos magigitna pa lang siya eh. Pero yung ating subwoofer ay halos lumuwa na siya. Okay? Halos lumuwa na siya. So, ibig sabihin yung 125 na isang voice coil niya kasi 250 watts eh, so 125 yung isang coil, match na match siya dito sa ating 100 watts na amplifier booster. Okay, match na match talaga siya kasi sa electronics hindi naman sakto yun. Pag sinabi mong 125 o kaya ito 100 watts doon sa may pagkaka-winding nun eh, meron din yung sobra, hindi yun more or less, plus minus, ganun, laging todo. Parang sa mga electricity natin, sabi 220 volts. Okay, 220 volts, 230 volts. Pag sinukat mo yung electricity natin, pag sinukat mo ng multimeter yun, hindi 220 yan. Minsan 230, 235, 240, yan, ganun yan. So sa electronics, ganun din. So, yung winding nitong output transformer na to, sabi 100 watts, pero sumasobra rin yan. Tapos, nagbabary rin dito sa ating input. Kasi nga, ang booster amplifier ay dapat ang input niya ay 30 watts, 40 watts. Medyo mataas na yung 50 watts eh, kaya medyo na-overpower si booster amplifier. So, ikaw na lang ang bahalang magtimpla dito sa volume control. Kung hanggang saan yung kaya niya. Kasi kapag tinudohan mo siya, sisirain niya naman si speaker dahil talaga namang gagalaw ng todo-todo. Kapag naman nasobrahan yung power ni speaker, eh,
yung motor naman niyang magkakadiferensya. Okay? Kasi yung motor nun, magagalaw ng todo. Yung voice coil, itutulak niya ng back and forth. So, yung surround niya, mahihila masyado. May tendency pa na makupi yun. Nakukupi pa minsan yung voice coil nun eh. Imbis na bilog, nagiging ano na siya, nagkakaroon ng oval. Yun yung nagiging dahilan ng sayad. Nagkakaroon ng sayad yung speaker kapag na-overpower siya. So, ibig sabihin ito match na match to guys. Itong isang Targa na to dito sa may amplifier booster na to. Ayan, match na match siya. Or pwede kang bumili ng dalawang 150 watts na ano siguro na subwoofer, pwede na rin yung single coil para dalawa. Tapos kahit yung 16 100 watts yun. So dalawa nun, lagyan mo siya ng box, pwedeng magkahiwalay, pwedeng dual L-ported o kaya yung mga naka-aeroport. Tapos okay na, match na match dito sa may amplifier booster na to. So ang binili ko lang dito na ano, meron naman na akong bench power supply dati pa, binili ko na yan. So ito na lang yung pinaka-latest na binili ko, 600 lang. So napapagana ko na yun. Kasi kapag itong ginamit kong amplifier para rito, ay kulang siya. Nasyo-short yung speaker ng yung kabilang coil niya, hindi ko nagagamit. Tsaka, yung 125 na yon sa may sub, yung sub, ito lang yon, yung sub output, doon ko siya nakakabit. So, yung malinis ang tugtog, hindi ko nakakabit dito. Yan, hindi ko siya nakakabit. So far yun ang testing natin guys. Okay na okay siya, match na match. So, aayusin ko na lang to, lalagyan ko ng fan para na isang dalahan lang siya. Yan. Okay. Yan yung magiging setup niya guys. So, okay. Nandun yung power supply, tapos pinapower up na ito, pati yung booster. Okay. Okay. Testing natin yung ating booster. Malakas din siya guys. Okay, isang testing pa. Oh. Play pa tayo ng ibang tugtog. I do this every day. I'll be writing things till I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they put them on display.